Dan, mga taga-iglesia na hindi namin kilala, pumupunta sa tahanan namin, nakikiramay, nakikidalamhati. Maraming mga Facebook messages, text messages, ang daming mga nagpadala ng mga flowers, ang daming nagpadala ng mga cards, inyong lahat. Hindi namin kayo lahat kilala, pero naramdaman namin kung paano niyo kami niramayan at paano niyo ipinadama sa amin ang iyong pag-ibig. Maraming salamat po sa inyo. Hindi namin malaman kung paano namin kayo pasasalamatan, pero sa gabing ito, tanggapin niyo po yung aming pasasalamat sa lahat ng inyong pagpaparana sa amin ng inyong pag-ibig. Para po sa mga magulang na narito, ang challenge ko po sa inyo, patuloy niyong mahalin ang inyong mga anak hanggang buhay sila, hanggang nasa tabi niyo sila, hanggat nakakausap niyo sila, hanggat pwede niyo silang yakapin, patuloy niyong iparamdam sa kanila ang inyong pag-ibig. Lagi niyo sila sabihin na I love you, lagi niyong iparamdam sa kanila ang inyong pagmamahal. Mapalad kayo, meron pa kayong mga anak. Sa mga anak na narito, make your parents your best friend kasi hindi nila kayo ipapahamak. At sana matutunan nyo din i-honor ang inyong mga magulang. Mahalin nyo ang inyong mga magulang hanggat buhay sila at patuloy kayong maging obedient, maging thoughtful kasi ganun din yung aming anak. Para pag nawala din kayo, mamimiss din nila kayo katulad ng pag-miss namin sa aming anak. Sa atin pong lahat na narito, sabi nga, kayawit ang magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya'y sangguniin sa lahat ng iyong landas at kanya kang itutumpak sa lahat ng inyong lakad. Alam ko po yung nangyari sa amin ay napakahirap at napakasakit, pero that God knows everything. God knows everything. At ngayon po, umiling po ako sa inyo na patuloy niyo kaming damayan sa pamamagitan ng inyong panalangin at sa inyong pong lahat, magandang gabi.